Dito po ulit tayo para sa ating panibagong tutorial, panibagong natutunan na gusto ko pong i-share sa inyo. Ito po yung pinakasimpleng paraan kung paano maglagay ng e-signature sa ating mga PDF file. Naka-PDF na po yung file natin, so hindi na po natin sila basta-basta may edit. So, ito po yung pinaka-best, one of the best way or easiest way para malagyan natin ng e-signature yung ating mga PDF. So, ito po kasi gagamitin ko po ito para pag-distribute po ng, sa pag-distribute po namin ng card since bawal mag-face-to-face. So, ibibigay namin itong mga card na to through messenger. So, syempre gusto ko may pirma ko dahil may pirma ko yung aking card na ibibigay sa mga bata. So, ito po. So, since naka-open na po yung aking file, so open po natin yung PDF file. Sa akin po naka-open na. And then, ang next natin na gagawin ay punta po dito sa toolbar. So, dito po sa toolbar, i-click po natin itong sign. Pag-click po na niyang sign, yan, may lalabas po dito sa may bandang kanan, sa bandang kanang side ng inyong monitor, makikita niyo po itong place signature. So, click niyo lang po yung place signature, and then may magpa-pop up po ito, and then click po natin itong inverted arrow nito para makita natin yung menu. And then, ang gagamitin po natin ay use an image. Click po natin yung use image. And then, browse po natin sa file natin yung ating e-signature. So, ito po yung sa akin. Ayan. So, yan na po yung aking signature. Then, click po yung accept. And then, after nyo po maklik yung accept, automatic po yan na nakasave na po sa inyong PDF yung inyong signature. So, kita nyo po ito, nakadikit na kaagad sa aking mouse. So, i-drop down ko lang yan dyan. Click ko lang po. Ayan na siya. And then, place another signature para dun sa baba. Ayan. Pwede rin naman natin tong copy paste. Kung ayaw nyo nang bumalik dun sa place signature, pwede naman natin i-copy paste. So, control C and then control B. Ayan. So, pwede na siyang maulit. Okay po. So, delete ko na po yung isa. Ayan. So, dalawa. And then, after po natin ilagay yung ating e-signature, click po natin itong signed, proceed to send, and then save a copy. Ayan. So, since nakalagay na siya, signed na, dito ko na lang po siya ulit ilalagay para hindi na po ako magre-rename. Hindi na po magdodoble yung aking file. So, save ko na yun. Then, yes lang po ito. Ganun lang po kasimple. Okay po. So, close po natin to ulit. Open po natin ulit yung isang file. Try po natin ulit. Ayan. Yun. Tapos, lagyan po natin ulit ng signature. Pag open yan, punta lang po ulit dito sa sign. And then, punta dito po sa bandang kanan. And then, place signature. Click. Okay na po. Another signature. Click po ulit. Then, punta ulit sa sign. Proceed to send. And then, save a copy. Then, doon ko na po ulit siya inalagay. So, ganun lang po kasimple, mga kaguro. Maraming salamat po. Yun lamang po. And, don't forget po to like and subscribe. Pakishare na rin po sa inyong mga kasama. Maraming salamat po. Bye!